ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, "Anong oras siya gumaling?" "Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon," tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Magaling na ang inyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa ebanghelyong ito, isang pagano ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na pananampalataya. Nanalig ang mataas na pinuno sa mga salita ni Jesus kahit hindi nakita ng kanyang mga mata kung paanong pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Sa mundong ito, gusto natin lagi ay yung nakikita lang natin. Gusto natin yung nakakasigurado tayo. Kaya nga dumarating sa pagkakataon na nagiging balisa tayo kapag hindi na natin kontrolado ang mga pangyayari sa buhay. Bagamat masasabi nating mabuti na ang nakasisiguro, kailangan nating tanggapi na hindi lahat ay sigurado. Maraming mga bagay ang hindi natin tiyak. Dahil dito, kailangan nating tanggapin ang katotohanang ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. Kaya magtiwala at manalig tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Kung hindi man tayo makasigurado sa kahihitnat na ng ating buhay, isang bagay ang makatitiyak tayo at iyon ay ang katotohanang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Huwag kayong matakot. Kasama ninyo akong lagi hanggang sa wakas ng panahon." Pagsasagawa, nagdadasal ba ako ng may pagtitiwala kahit hindi ko nakikita ang Diyos? Nagtitiwala ba ako na hindi niya ako bibiguin sa aking mga panalangin?